the church is subject unto Christ, so let the wives be their own husbands in everything. Balikan ko lang yung 19. Sabi dyan, speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart, the Lord. So, let's pray, Panginoon. Salamat sa ating maling yung maga. Anong nawa, mga kibiyan natin to Lord, dito yung biro. It's something na kalabang po'y kumikilos. Kasi po'y in-undermine ang ginagawa dito, Lord. Especially mga kabata, Panginoon, dinadala sila sa music. Ibang churches ngayon ay sira na din dahil nauna nasira ang ilang music, so we pray na magandang bagay nito Lord, ang music ay magamit sa tama. Identify namin yung mga hindi tamang music, Panginoon, sa church at sa buhay namin. Kaya pong maaaring sa mga baby. Kaya lang yung mga lati, in Jesus name we pray. Amen. Okay, sit. Morning po sa lahat. Title po ulit dito is Making Melody in Your Heart. So ito po ay something na parang study lang po tayo ngayon. So nalala ko ngayon ang situation. So last week po, ito na yung pinag-aralan na natin. Hindi natin natapos kasi nga napaka-haba. Pero ito po ay napaka-ganda pag-aralan kasi kahit sa mga batas, tanong hilig yung ano, music. Ayan, diba? Jamie, dito ka na lang sa makutusan mo nila. Mag-ano kayo? Ayayusin mo na lang. Ang ating text is Ephesians 5:19. Sabi niya, making melody in your hearts. So, hindi tayo pinagbabawalang magsaya, di ba? Hindi tayo pinagbabawalang umawit. Maganda yan. Inuutusan niya tayo niyan, Psalms daw, pinakamahabang libro in terms of number of chapter. Yung Psalms ay puro awit lang yun. So bahagi yan. Kasi kahapon doon kami, nag-practice lang ng kanta. Importanting part niya ng church. Amen, ang buhay natin, actually. So ano yung tanong ko, Alina, ano yung paborito niyang kanta? Juliana, hindi ka ba kumanta? Anong paborito ng kanta? Lini. Eh pala yung leaning, yung pagkanta nyo, maganda yung malakas, pero huwag yung babuhin. Huwag nyo yung gawing laro. Okay? Ayusin nyo lang. So gusto ko yun na familiar rin kayo. May bahala ko, di nyo nababasa, pero ayusin nyo lang. Okay? So sabihin, anong gusto nyo yung music? Pinapakinggan nyo. Kami, nung ako'y bata, yun nga, si daddy, maulang kayo nung matugtog eh. Ano-ano. Nahilig pa nga ako sa Michael Jackson. Eh, yung uso dati. Hindi na siguro kilala yung bading na yun. Bading pala yun. Hindi namin alam eh. Diba? So, pero, kung ano yung inaawit mo, ano yung napakinggan mo na influence niya. Alam yung influence? At tulad niya, kunwari, may makulit dyan. Kanina, gusto mong makinig. Eh, bigla kang kinulit. Anong mangyayari? Na-influence siya ang kanya, magkulit din. Diba? Or, minsan, iba, nagagalit. So naka-influence lahat ng ginagawa natin, kaya sabi ko lagi, kaya lagi kayong maayos, pati yung upo pa lang, maayos na. Kasi pag nakita kayo nung katabi nyo, inaanto, hindi nakikinig, parang sila ayaw na rin nilang makinig. Kasi kala nila, hindi interesting, yung isa nang hirap, minsan i-focus sa utak natin, di ba? Lalo pag hindi ka na nakakasunod. Di ba? So kaya, subukan nyo lang kasi ang ginagawa naman ni Pastor, ano eh, pag nakikita ko kayo hindi nakakasunod, binabagalan ko. Ulit-ulitin ko pa yung sinabi ko na kanina, ulitin ko ulit, di ba? So hindi naman mahirap na sumunod. Okay, na makinig. Amen? So sunod lang kayo. So yung music na yan, huwag nyo lang isa-isa yung mga music nyo. Sigurado kung ano yung music namin dati, may magandang music sa panahon namin, may pangit din. Okay, may mga nakaka-influence sa maganda, may nakaka-influence sa mabuti, may meron sa masama. So kaya yung mga hints natin, napakaganda niyan. Kung aralin niyo lang, dati iba, kinakabisado nga yun eh. Kasi iba dyan, halos talagang to the point, hindi talagang walang mali. So walang perfect dyan, pero halos walang mali yan eh. Kasi subok na ng panahon yan, yung mga ibang pangit na hymn, hindi na ginagamit. Pero yung laging ginagamit, ng mga baptist, ano yan, salang-sala na yan. Amen? So minakalusot pa rin. Okay?
Pero yan, kaya ito lalo na to kasi kayo, lalo sa panahon natin, ano nangyayari ngayon? Dumadami na yung mga fellowship ngayon. So pag nagkaroon kayo ng kaibigan dyan, diba, yung Juliana, yung Ashley, yung Desiree, nagkaroon kayo ng kaibigan dyan eh, diba? Kamusta mo yung church nyo? Kami, masaya kami, nagnanakmakan kami. So parang masaya nga yun ah. So anong gagawin mo ngayon? Kahit natuto ka dito sa Baptist na, dahil mo kilala yung mag-usurveying kami. Saan ka nag-church niyo? Dito. Saan ka naligtas sa Baptist? Ba't ka lumipat? Dahil lang sa music sa kaibigan. Tama ba yun? Hindi ka naligtas to, tapos mali-mali tinuturo, tapos gusto mo to dahil lang masaya. Ano bang masaya sa'yo? Masaya yung natututo tayo. Masaya yung lumalago tayo sa Panginoon. Hindi yung masaya na, Hindi ganun ang saya ng Kristiyano. Amen? Makalaman nyo. Kahit yung pag-aaralan natin ngayon, ginagawa nila, hinahalo nila. Okay? Yung Christian, tsaka yung contemporary music. At ang contemporary natin ngayon, rock and roll, popular music, pop. Ganyan, mga pop. Pinatapos na tayo last week sa, again, objective natin ay ito yung adapted kay David Cloud, okay? Independent Baptist Music Wars. Alaga sa kanila sa US, meron ng ganyan. Kaya, ang ganda to. So, natapos natin last week, yung music is a language. Ito lang, ha? Patutunin nyo na. Yung music pa lang, wala pang lyrics, language na. Ini-influensya mo na, paano maging masaya, malungkot, kung anong gusto nyo gawin sa'yo. Music lang, tono, beat. Okay, alam yung beat? Yung mabilis, di ba? Kung gaano kabilis, kung gaano kabagal. Yan, ginagawa na ni, beatbox daw, gano'n yun. Nakaka-influence yun sa mabuti at masama. So pag rock and roll yan, sa masama ka niya, idadalit. Okay, so language na yan, yun ay nangungusap sa atin. Alam niyo, sana na ito, tapos. Balikan ko na lang mabilis ito. Ibig sabihin itong CCM, mag sinabi CCM, Contemporary Christian Music. As an illicit relationship with the world, sabi ng Bible, huwag kang makipagkaibigan. Okay, huwag mong mahalin ang sanlibutan. Sabi ko sa John, first John yan actually. Mga mali tayo kasi. Okay, love not the world, neither things of the world. If anyone love the world, the love of God is not in him. So huwag niyong mahalin yan. Ayun, ganda kasi pakinggan eh. Huwag mong mahalin yan. Yung mga bagay na masarap, masaya. Kinukuman tayo ng Diyos, huwag mong mahalin yan. Amen? Bigyan mo siyempre ng ano, okay lang, medyo may konting tolerance ka, huwag naman yung pag-lock. Pag sa jeep, ayaw ko na sumakay sa jeep. Kung may mapipili ka, huwag na sumakay sa ganong patok. Pero kung wala talaga, huwag naman sabihin mo, sa demonyo yan. So sa totoo, sa demonyo rin naman yan. Pero, may tolerance tayo. Pero, huwag mong mahalin at least, amen? Huwag yung bibili ka pa ng album nila. Oh, may kinig tayong music, lalo ngayon, libre-libre na, dahil libre, di ba, internet lang. YouTube lang, may load ka. Ano pa pa? Ano yung mga bago yung dance screen with other games? Yung mga? Dance screen with other games. Ano man yun? Ay, uso kayo mga K-pop. Diba? K-pop pangit yan eh. Smart niya, mayroon BTS. BTS. Parang mga bakla, di ba? Bakla, tomboy, ano yun eh. So, dumay. So, di ba nakita nyo, gusto nyo makikin ang tsura nyo? Ano yung BTS? Ang bading eh, pag lalaki ka, mukha kang lalaki, di ba? Hindi yung ganun. TikTok din, yan. Yung TikTok na yan. Again, hindi masama yung platform kaso, nasaturate ng mga puro ganun. Doon sila sumikat eh. Mas makikiganyan ka pa. Eh, meron nga ngayon daw, usok, umo naman. Ang pinagkaiba naman, depende sa gumagamit. Kaso, puro gano'n na, huwag ka na sa makay. Amen. Bilisan ko na lang ito kasi tapos na kami dito eh. Kasi CM represents a charismatic movement in all its dangerous heretical witness. So, nanood pa tayo dito, di ba? Alala niyo yung last Sunday, nagtatawanan, nagugulungan. Sila nagpauso noon yung mga evangelical, new evangelical ngayon, ginagaya. Pero, inaalis nila yung mga talang loko-loko na. Ginagawa na, hinahalo nila yung ano, kaya si Alex, hindi pa makano, di ba? Hindi pa makamove on yung kahapon. Salamat din kay si Alex. Pero,
napansin ko sa akin, hindi pa siya makamove sa music na salibutan. Kasi nga, hindi ganun madali yan, alam mo yun. For a fa- ako din mismo, nahihirapan ako dyan, iiwanan mo ba yun, dukasana eh. Pwede ba yung puro Christian na lang? Eh, why not? Pag natuto kang Diyos pala, buong buhay mo pala, dapat nakalaan sa Diyos eh, why not your music? Diba? So pwede kaya mo i-give up yan. So, isang mahirap yan. Amen? Pero kaya yan. Buko nilang may kinalaman sa Diyos. Amen? So ngayon, tapos na tayo dito. Pero sabihin, hindi na pastor, hindi naman ako gumugulong sa church. Pero nanggaling yan sa mga taong ganyan ang ginagawa. Okay, yun ang sinasabi ko dito sa point na to. Kaya, mag-ingat ka dyan. Ba't sila gustong gusto nila yan? Kasi medyo nag-ano nga yan, nagtutugma sila eh. Pinaghalo yung mabuti at masama, ano mangyayari doon? Mas masama. Amen? Amen. Eh may kalahalong mabuti, kaso inalo sa masama. Pag pinag-aralan nyo kay Noah, ganun yun eh. Kaya nagkagulo-gulo sila, nag-alit yung Diyos sa kanila. Yung mga anak ng Diyos, pumatol sa mga hindi anak ng Diyos. Basta lang kasi maganda eh. Ang gaganda ng daughters of men. Bandang huli, naging violente na sila. So wag na wag nyo ang iisipin na mabuti. Pag hinaluan mo ng mabuti, mabuti na. Ganun ba yun? Hindi. Hindi, katatapos na natin ang English seminar, di ba? Kaya nga, pure words. Ang salita ng Diyos, dapat pure. Ganun din yung buhay natin, hanggat kaya natin. Amen? Hanggang kaya natin. Talagang gagawin natin yun. At sabi dito, CM is totally ecumenical. Alam niyo, ecumenical. Medyo malalim tayo, pero kaya nyo ito mga bata. Pag sinabi ecumenical, sama-sama tayo. Catholic, sama tayo sa iglesia. Tapos holding hands tayo. Tapos lahat tayo, sasamba sa isang Diyos. Kung posible yun, okay ako doon. Kasi hindi posible yun. Pag inaral mo, hindi posible yun. Okay? Kaya yung CCM, palibasa mga rockstar to, mga isipera to. Yung ginagawa nila, pag inimbita sila sa Catholic, pagtog sila. Pag inimbita sila sa ano, pagtog din sila. Ganun yun. Ngayon, may nakikita pa rin tayo. And closely affiliated with Rome. So, dito rin ako na ano kay Rabbi dati. Nakipag ano sila kay Pope eh. Christian, ano daw, Christian gathering. Nakipag holding hands sila kay Pope. Ibig sabihin, alam mo sigurado may mali ito, diba? Nakipag-ano yung mga kahit sino na sa Pope. Pero, hindi mawawala doon CCM. Tingnan nyo sino tumugtog doon. Sa gathering nila ni Pope. Baka ni Rafi Zacarias. Sobrang compromise. Hindi natin gagawin yun. Amen? Baka may kaibigan kayo, sabihin, ay, pastor, may kaibigan ako, Christian din sila. Yung church daw natin, i-ano natin, isita tayo doon. Pumunta tayo doon, may kipag-fellowship tayo sa mga Pentecostal, mga CCF. Pastor, please, para masaya. Pumunta ba kayo? Depende, pag sinabi kong punta tayo doon. Kaso, hindi ko gagawin yun. Okay, magtatampo sa atin. Ito yung dahilan. Amen? Hindi tayo nakikisama sa kanila dahil suplado tayo, hindi ganun. Talagang hindi tayo sumasama sa kanila kasi magkakaroon silang influence sa atin, masamang influence. Amen? Diyan pala sa music, malaking bagay na yan. Pag naging music nila, naging music natin, doon mag-umpisa yung bagsak natin. Amen? Anyway, most CCM artists love, sino man yan, NCS Lewis, The Galaxy of Other Rock Politics. Mga parang Kristiyano rin yan, nagpapanggap ng Kristiyano, pero marami silang tinuturong mali. May kisama ka doon. Nagkataon lang ba na yung mga Christian CCM artists, gusto nila yung mga heretic? Hindi nagkataon yun. Pag nakinig sa atin dito yan, hindi magtatagal sa atin dito yan. Hindi nagkakataon yun, nagkakaalaman yan eh, naramdaman mo yung spirito ng Diyos, yung spirito ng demonyo. Munduan. Pansinin niya, kaya yung mga yun, magkakaroon kayo ng mga kaibigan, ayaw nang pumunta dito. Anong gagawin nyo? Ramdaman na nila yun, ayaw nila dito, kasi ayaw nila yung salita ng Diyos, masakit sa kanila yun. Eh sabi, masakit din naman, kaso, anak tayo ng Diyos eh.
So pag pinalo tayo ng Diyos, sa sakit niya na, papasalamat tayo, di ba? Napalo tayo. Next time, hindi natin gagawin. Amen? Papasalamat ba kayo? Napalo kayo? Matutuwa yung magulang ninyo. Tataka yun. CCM is permeated with Roman Catholic contemporary. Ito, natapos na tayo dun. So, yung mga pagpinakinggan mo yung mga lyrics ng CCM na yan, hindi naman mga biblical terms yung ginagamit nila. Bakit ganun? Bakit ganun? Hindi yung tanong. Hindi yun na nakakapagtaka. Kasi ganun-ganun. Exactly ginawa ng Catholic. Ganun man, hindi ko sinisira ng Catholic, sira na sila. Sinasabi ko lang sa inyo. So, ginagawa nila, may Bible din sila, iniiba nila. Unti-unti yan, hindi yan ano, mabilisan. Parang di mahalata sila. So, ganun din yung mga CCM na yan, sa mga lyrics nila, ganun ang ginagawa nila. And then, ganun din naman yung mga Bible version nila, tatapos na natin ang King James, diba? Pansinin mo yung mga gusto ng rock and roll music na Christian, anong Bible nila? Hindi King James. Nagkataon, hindi nagkakataon yun. Nagmamatch-match yan. Amen? Large number of CCM artists love the shock. Kaya nasabi ko rin mga libro yan na puro kalokohan. Ang Diyos daw ay babae. Yung mga ganyang kalokohan. Gusto ng mga CCM yan. CCM is widely political because homosexuality. Nabanggit ko lagi sa inyo, especially sa Victory daw. Victory Church, quote and quote. Meron sila dyan, rock and roll, at daming bading. At may ministry sila para sa mga bading. Gusto nila yung mga bading, pumasok sa kanila. Bakit? Yung mga righteous, ayaw ng bakla. Meron sila, pinapapasok nila. Nagkataon kaya yun? Hindi agad nagkataon yun. Kaya nila pinapapasok para maghawaan na sila doon. Tuwa sa tanas pag ganun, dami ng bakla. Tanggap na sila ng mga Kristiyano. Pero mga ano nila, ang mga pahayag nila, ayaw namin yan. Pahayag lang yun. Iba yung pahayag, parang ang tawag dyan, sa ano, press release. Sa ating ngayon, katawa-tawa na yung press release. Ano yung press release? Pag may meeting yun, o, ano ang posisyon ni Duterte dito sa China? Ang magsasalita, ibang tao. Ba't hindi siya mismo? Diba? Kasi press release lang yun. Ito yung sasabihin ko public, pero nangyayari, pag tayo na nag-uusap, iba. Kaya sinasabi ko press release. Again, hindi lagi masama yan. Pero, kaya minsan minamak natin yan. Kasi yung sinasabi nila, sa labas, hindi yun ang totoo sa loob. Hindi yung pinapractice nila. Kaya itong mga church na ito, kahit ng Catholic, sa nangyayala kayo, dati-dati, bago kayo po Francis, sasabihin nila yan, ayaw namin, kasalanan ng homosexuality. Actually, hindi nga kasalanan yun, sabi natin. Yan ay judgment ng Diyos sa kanila. Mas matindi yun. Matindihan nyo ba yun? Ang Diyos ang nagbigay sa kanila para maging bakla sila kasi galit sila sa Diyos. Ibang level yun. So kaya iba na nalilito. Pero ngayon, ang Catholic ngayon, medyo niyayakap na rin yan kasi nga si Pope ay medyo inatanggap na rin yung mga bakla kasi pareho naman sila. Amen? So, wala dapat tayong pakialam doon. Alamin natin totoo. Hindi natin tanggap yan. Amen? Yes. At ang CCM, maraming bakla dyan. Marami na po. Yung mga kaibigan mong ganyan, nasabi nila isa-isa, naging bakla na to, naging 80s na to, yung mga dati nilang pinapakinggan. Nakakalungkot naman. Francis, nakakalungkot. Nakakalungkot ako sa inyo, nakulungkot ako sa inyo, hindi pa kayo palis dyan. Yan ang problema ng mga to. Anyway, next, basahin natin ito isa-isa, mga ganito itong mga verse na ito. Ito yung may kinalaman sa ating Bible muna gamitin natin. Ano din ito, balik-balik. John 4. Physical Bible tayo. Hindi kayo natutuwa ito mag-turn. 4:23, makibasa. Sinaw na. Here you go. But the heart and now is, when the true worship and worship the Father in spirit and in truth, for the Lord seeketh such to worship Him. Ang gusto ng Diyos ang mag-worship sa Kanya sa katotohanan.
Hindi yung iba yung pinapractice mo, ibig pinaniwala nyo, pero sasamba ka sa Diyos. Di lalo nakakasira yun, di ba? Nakakasira yun sa mga nakita ko nga dito, mayroong pulis na dapat magpagtanggol ng ustisya, eh loko-loko yung pulis. Ano mangyari sa atin? Hindi tayo maniniwala sa ustisya, hindi na maniniwala sa sistema, lalo tayo magiging loko-loko, di ba? So, bandang ulit, palakasan na lang, wala nang katotohanan. Pero ang Diyos, pag sinabi mong sasamba ka sa Diyos, dapat totoo. Pag hindi totoo, walang silbi. Para ngayon, pag nandito kayo, nasa church lagi yan si Benz. Pero pag tinanong ako ng magulang yun, nasabihin ko, nakikinig po yan. Talagang amen pa yan, nakikinig. Pag nagtanong ako, alam niya yung sagot kasi nakinig siya eh. Nasabihin ko ba yun? Kung totoo yun, nasabihin ko. Ganun, amen? Si Julia po, ang bait-bait. Ito, mabait talaga eh. Si Rain po, bait, jet. Kamusta yan? Nabuo mo na ba yung star? Ito mo yan, di ka na nakikinig na naman. Sabihin nyo kasi, medyo ganyan yun yun. Kasi yung mga batang ganyan, hindi yung sinasabihin sa bahay. So ano sila, yung attention nila, ma? Ekse. Huwag nyo nang hayaan ako pa yung ano, ha? May tulungan na lang ako. Huwag lang kayong maingay. Ha? Ganyan nyo lang, okay nyo yan, ha? Huwag yung saktan, ha? Okay, so, ang linaw doon, diba, ang gusto ng Diyos, nasambay siya, totoo. So, 14:17, John 14:17. Alam niyo na yan, diba? Prayer yan, ready, go. Okay, so ang Panginoon at ang Spirit ng Katotohanan nasa mga tunay na mananampalataya. Ngayon, di ba, inaalalayan kasi natin, di ba? Tulad ng mga to, di ko nagtitiwala lahat, ligtas na. Pero sana maligtas sila. Ito, pag nananampalataya sa sigurado, ligtas ka. Pero mag-abide ka doon, di ba? Yung manatili ka doon, hindi yung minsan sa Diyos ka, minsan sa kalokohan ka. Yung may kanta dyan eh, minsan... Kanta si Pastor dyan eh. Alimutan ko eh, ganito si Pastor din eh. Minsan daw, alam, minsan praise the Lord. Pangit ng ganun, di ba? Kahit sa Facebook, ganun eh. Tingnan mo yung mga kaibigan nyo. Uy, praise the Lord ngayon. Pag binasa mo yung dating post niya, kalukuhan naman. Tapos, tingnan mo pa yung ibang post niya, yung ganda na suot, babae. Pag tinignan mo yung ibang suot, labas yung kung ano. Pangit, di ba? Pag may ganun kayo, burahin nyo na lang. Hindi ko na sinabi yung wala kang pag-asa eh. Burahin nyo na lang. Amen? So sabi dito, yung katotohanan dito na lang matanggap eh. Ganun ba kayo? Pero yung CCM, ganun yan. Ganun yung karamihan sa kanila. Kaya di natin dapat, yan ay sakyan dahil lang magandang pakinggan. Actually, di yan magandang pakinggan. Ikaw yung natuto na, hindi ka magagandahan dyan. 26. Same chapter. 15. 15:26. Ready? Go. Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from Father, he shall testify of me. So, ulit na natin yung, ano lang dyan ha. Nasabi na kanina daddy yan, di ba? Darating yung Holy Spirit, ang tawag sa kanya, Comforter. Another tawag sa kanya, Spirit of? Spirit of Truth. Ibig sabihin, di lokohan yan. Diba? Hindi yan basta, Jesus. Ano sinabi ni Jesus? Hindi ko alam. So, gusto ko lang ulitin yung pangalan niya. Ano ba sinabi ni Jesus? Kung alam mo yung sinabi niya, gugustuhin mo ba? Kaya mga CCM, walang pakailang, puro feelings, ganyan po yan. Sabi sa Ephesians 5:9. Yan na lang, paipasa, ready, go. For the fruit of the Spirit is the holiness and the righteousness and the truth. Ano sabi ng righteousness? Katuwiran, matuwid, maayos, katotohanan.
goodness, kabutihan, yun ang pinag, yun daw ang bunga ng Holy Spirit. O ikaw, basa ka ng basa ng Bible, nakikinig ka sa salita ng Diyos. Paglabas mo dito, hindi naman bigla, pero iba na yung kilos mo, iba na yung salita mo, may magmumulang ako dito, yun ang aasar eh. Minsan, andito nga eh. Kaya minsan, gusto kong palisin yung mga ganun eh. Eh, hindi mo ba nakaramdaman? Puro kabanalan, pinag-usapan natin sa dyan, mag-usip. Mag-ano ka pa. Ngayon, kung, again, kung nasanay ka dyan, unti-unti mong baguhin. Amen? Ganun. Amen? Nagmumula pa ba dito? Lakas ang loob nyo. Kapal ng mukha nyo. Okay? Nagpasa natin yung iba. 16:13. Gusto ba tayo doon? How be it, when he, the Spirit of truth is come, he will guide you to all truth. So nakita niyo yun, yung Holy Spirit, pag dumating, gagabayan kaya sa katotohanan. Amen. Itong mga to, wala silang para sa katotohanan eh. Yung katotohanan, hinahaluan ng mali. Yun. Hindi ganun. Habang nagmamature ka, lumalalim ka, paunti-unti nababawasan yung mga kamalian mo. Pag pinagalitan ka, ito mga yan, mga Pentecostal, pag pinagalitan mo, lalo tumitigas yan. May naman solve na kung ganyan, sabi ko, ligtas ka ba? Siyempre, hindi. Okay, sige. Sinilang ko, tumanggap sa Panginoon. Natanggap ka na sa Panginoon, ha? Ay, naku, hindi na ako natanggap kasi tumanggap na ako dati. Hindi ka naligtas dati. Ay, hindi, hindi mo kailangan tumanggap ulit, tumanggap na ako eh. Mali nga, tinanggap mo eh. Ang tigas ng ulo niyo mga yan, maniwala kayo. Kaya, kasi hindi sila sa katotohanan eh. Hindi nila hinahanap yung katotohanan. Pag katotohanan hinahanap mo, kahit ikaw mali ka, nasabi sa'yo yung katotohanan, o nga, yun ang katotohanan, ano gagawin mo? Sinususundin mo yung totoo, yung nakasanayan mo na. Sinususundin mo yung katotohanan na yung nakasanayan mo na. Ha? Eh, nasanay na ako sa totoo, sa palagi ko, totoo to, kaso hindi pala. Sino susundin mo, katotohanan? O nakasanayan? Katotohanan o nakasanayan? Alam yung nakasanayan, nasanay ka na magmura, nasanay ka na makulit. Ay, mali pala yun. Sino yung ano, katotohanan o nakasanayan? Katotohanan o nakasanayan? Katotohanan na nakasanayan. Katotohanan. Inasanay ng ano, sa mali. Katotohanan na nakasanayan. Nakasanayan. Kasi yung nakasanayan, nasanay ka ng, napaliwanagan ka ng, hindi, kung mali nga yung nakasanayan, ano pipili mo, yung nakasanayang mali o yung katotohanan? Yung katotohanan dapat. Katotohanan. Katotohanan, nakasanayan, na mali. Katotohanan, na nakasanayan. Yun. Kahit mali ka, nasanay ka na sa mali, katotohanan pa rin. Amen? Amen. Ano pa? Lalo yung music, ang daling makasanayan yan. Amen? Makinig mo lang yan ang isa, dalawang beses, ang ganda ng rhythm, kahit anong sinasabi pa dyan. Nasanay na akong kantahin yung ano eh. Yung ano bang ano nila dyan? First John 4:6. Kala tayo kanina eh. Tinis ng oras. First John 4:6. We are of God. Let it go. We are of God. We are of God. He that is not of God, heareth not us, hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Yun, no? So pag sinabihan mo na, ito ay sa sanlibutan, rock and roll, sanlibutan yan, hindi yan sa Diyos. Okay? Yung iba makikinig sa'yo kasi yung spirit of God nasa kanila. Pero, pag yung spirit of error nasa kanila, susunod ba sa inyo yan? Kaya huwag kayo mali-discourage. Ang gusto nila yung maganda lang pakinggan. Marami na kami na anong ganyan, mabait na tao naman. Sinubukan namin i-sway sa katotohanan, ayaw.
Pinag-try mo na lang. Pero madalas ay hindi. Mahihirapan yan. Amen? Amen. Gusto nyo bang mahirapan kayong lumago? Yun nga gusto natin gawin, lumago. Mahihirapan ka dyan. So, anyway. Contemporary worship is permeating fundamental Baptist. So yan, katulad yun, nakita nyo ngayon ang Baptist ganito. Huwag nyong isipin na lahat ang Baptist ganito. Lahat dapat ganito, kaso hindi lahat. So iba, nakikibaptist lang din. Huwag nyong isipin na pag may nakita yung Baptist na sincere mong worship nila, okay na yun. Hindi ganun. Marami na rin ngayon, paunti-unti. Minsan sa mga youth, ministry ang madalas nagisimula. Pag nasali na sila doon, tapos pakakantay mo ng hymn, call nila sa kanila yan. Hindi na yan magtatakad sa church. Ganun yung nangyayari. Kaya huwag nyong isipin na basta Baptist ay ang kaya nga inaaral ito para sa atin din. Why the adaptation of CCM is strong and dangerous? Bakit daw masama at mali? Because it is a capitulation of self-wrong and so it's addictive nature. So addictive yan. Ibig sabihin, pag nakinig mo yan, kaya ngayon isang mula din last week, yung bata, yan siya na. Pag nakinig yan kasi hindi kami ganyan eh. Pero kapitbahay, yung Sabado, lakas ng music. Pag narinig na nila yan, masaya na nila, pero rock and roll, nakikisabay yan. Eh kahit kayo, kahit malaki na kayo, ang influence yan sa dito, sa likod. Sa likod ng utak niya, pumapasok agad yan. Pag yan na napakinggan nyo, i-adapt nyo yung philosophy nila. Ay, si ano pala, yung usong rockstar ngayon. Okay? Kahit yung mga popstar, ha? Mga babae, sino ba mga uso ngayon? Ba't ganyan ang bihis mo? Yan, nakikita ko yan eh. Blackpink. Boom, boom. Boom, boom. Ganun yun, ha? Bam, bam. Momolan. Momolan, nakikita ko din yan eh. Ano pa? Mga kalaban natin yun, amen? Hindi yan nakakatuwa, puro kabasta sa inyo, kabaklaan. Ano pa, kayo papangit ng mga yan eh. Ano gusto ko sa inyo? Blackpink, mayroon bang kulay na Blackpink? Soft rock yan, addictive in nature. Pag nakita mo nakita yan, nakikita mo, nagsasayaw pa, tapos ang daming lights. Ay, ganda pakinggan. Sasabayan mo na, ayun na yun. Sabayan mo na rin. Ay, saya. Pero kabasa. Ay, nahahawa ka na. Nakaka-addict yan. Kaya ngayon, nakita ko sa TikTok, nakita ko dyan. Una yan, yung mga yan, makatulad nyo, mga kabataan. Ikaw ba, magasayo ka ba dito? Pero sa internet, magasayo ka. Mas malala, di ba? Kasi pwede kopyahin yun, di ba? Dito nga lang, nahihiya ka na eh. Pero pag nakita mo, paulit-ulit yun eh, okay lang pa, lahat pala ginagawa. Hindi lahat gumagawa niyan. Yung mga batang natuturuan, sinabi sa Proverbs, meron kayong guidance, sabi doon, the guide of her youth, sabi doon. Mga kabataang babae, mahihiyain yan, di ba? Expose mo ba yan sa mundo? Naturally, pag lumaki ka ng maayos, hindi gagawin yan, di ba? Eh kasi yun ang nakikita mo lagi, paulit-ulit. Nakala mo, yun na yun. So nakaka-addict yan, pag na-addict ka na, pag sinabihan ka ngayon, nakakita na ba addict? Pag sinabihan mo yung addict na, hoy, huwag ka na mag-drugs. Nako, baka patayin ka pa niyan. Alam nyo ba yun? Sinabihan mo na ng mali kasi nga addict. Gustong-gusto niya na yun. Ikaw pa yung mayiging masama, kaya mag-ingat kayo dyan. Okay? Ito yung medyo malalim. Tapusin natin dito. Taken together with other forms of syncopation. Pag sinabi syncopation, yung tugtog, yung galing, yung paano ka niya, paano sinisay, parang alas, hinahata ka na ng string dyan eh. Galing yan. Lalo yung iba sa atin, medyo mas prone dyan. Yun yung feeling ng rock and roll. Okay, yung beat anticipation, medyo technical term yan sa music. Pag sinabing syncopado, magaling yung pag-ano niya, parang ina-anticipate mo na. Pag lahat siya pinagsama-sama mo, ano mangyayari? Magiging dominante na yung music sa buhay mo. At, pag naging dominante na yung music, kahit ano masabi sa'yo ng Bible,
ng preacher na totoo, hindi ka na makikinig. Amen? Kaya, yung iba sa inyo, wala si Jubal ah. Basta. Ang dami nilang ano doon, lalaki ng speaker nila, di ba? Noong dati, yan ang pangarap ko ng bata ako eh. Kuya ko, nagpapatag din malakas yan, di ba? Eh di ba, ikaw na lang makinig ng music mo? Di ba? Kaya sineshare kasi nila yan, kasi nga, adik na adik sila, oh, rock and roll. Pag-ibig ko sa inyo last time dito, di ba? Pinakita ko, di ba? Last week, wala ka na last week iba eh. Talaga na yun, kapakamatay pa yan, para lang makalapit yung sa rockstar na mapakit naman. Kasi nga, na-addict na sa music. Mamaya later, sabihin dito, aaminin nila yung music mismo is drugs. Okay? Okay, muna tayo. Medyo extended na pa tayo. Isa na lang. Music exhibiting this kind of highly syncopated rhythmic pattern will always promote sensual body movements. Ayan na, punta na tayo sa sensual. Anong sabihin na sensual? Kaya kayo, nakapansin ko siya nagtitiktok. Kala nila, laro lang yun. Laro lang. Pag pumunta ka sa mga bar, sa mga hukay pumunta doon, sa mga club, patid na ako. Kahit nga sa ano lang eh, sa Igbulaga lang eh. Di ba pinapasok na nila yan? Dati nag-aaway yan, si Wawawi, tsaka yun, di ba? Ano yung pinasok nila na nasa Igbulaga dati na pinasok nila sa Wawawi? Alam niyo ba yun? Siyempre, mga babae nga sa'yo, di ba? Di mawawala yun kasi yung mga ibang, yung mga hindi nakatawag din na nag-iisip, ay, mabok sa TV, ha? Okay, mapakinggan. Panoodin na natin yan. Buong sa yung kanilang pamilya, may kilig na nun. So yung actually, nagbukas lang doon, yung tatay, iba yung pinapakinggan ng tatay doon. Iba yung gusto niya. Yung mga bata ngayon, mapakinggan, kala nila okay na rin. So ganun din yung TikTok na yan. Sensual yan. Alam niyo ba sensual? Makalaman. Okay? Ibig sabihin, hindi po masama yung ginagawa ng lahat babae mag-asawa. Hindi masama yung pag mag-asawa. Pero pag ina-advance nyo, boyfriend, girlfriend, kaya nga against tayo dyan, di ba? Wala pa sa oras. Ganito ginagawa nila sa utak mo pa lang. Pag sinabi, promote sensual body movements, kahit pakinggan nyo yung mga hilsong dyan, ganyan-ganyan din yan eh. Mas meron pang isang church daw, talagang, basta, ang hirap nung describe sa inyo kasi nga, yung iba sa inyo, hindi pa naman masyadong nakita yan. Pero, yung mga, yan, si nanay siguro, naggaling kayo sa mga Pentecostal, di ba? Mga pastora. Magkakasama yan eh. Madalas yung mga pastora, mga Pentecostal lang naman na gano'n yan eh. Pero yung mga Methodist ngayon, sumasali na rin. Nalalaos na rin sila eh. Hindi nila lang kung saan sila nanggaling. So, compulsion to move the body. Pag sinabing compulsion, para ka na pinipilit. Kaya yung mga, sabi nga sila, nakatend ako niyan, talagang, woo! Alam nila, spiritual sila pag nagtatakbakan sila. Kasi naloko na sila una. Pangalawa, paulit-ulit pa yung every church service nila. Niloloko sila ng music, rock and roll. So kaya tayo, huwag kayong magtataka bakit galit tayo dyan, hindi, ayaw natin pumasok dyan. Kaya pag nagaganyan pa lang kayo, sinisita na kayo. Pag, kahit ano may, kumakanta kayo ng ano dyan, kasi nga, di ko ngayon alam. Ba't kami sinisita, Pastor? Kasi masamang influensya yan. Amen? So, yun yun. So, napaka, yun. So, tutuloy natin to next. Di ko alam kung ano, tatapusin na natin to next week. Pwede na mahaba eh. Eh sana marinig to rin na eh. Saka kayo din. Eh, malapit na pala to. Tapusin natin to next week. O baka mamayang hapon, dito sila. Amen? So, rating ko na naman yung ano na, no? Pagod. Sige, let's pray. Buto na ba yung pagkain? Let's pray, Panginoon. Magsalamat. We pray na topic nito, Lord, di mawagli sa aming isipan, Panginoon, especially mga Baptist, Panginoon. Salamat kami kung ano meron kami ng maganda na nasanay kami dito, Panginoon, yung hymns. We pray na hindi pumasok sa church namin itong ito klase ng kalukuhan, Panginoon. We pray na matutunan din namin kung bakit namin ayaw dito. Parang pagtanggol namin yung nararapat. Mapansin din namin sa ibang
Ito na ang buhay, Panginoon, na interest ito hindi dapat underestimate. Pray na nakaibigan namin, masway namin sila sa tama, hindi kami masway. So we pray na kayo po niya. Hindi sa amin, natutunan namin ito, iba na wala dito, Panginoon, na makahabol sila. Hindi na nila ang mahalagaan, kung sila ito na tubo. Umiwas kami dito, Panginoon. Kahit sabi din sa inyong salita, avoid appearance of evil. Sabihin na konting may associate lang dito, Panginoon. Iiwasan namin ito. Hindi kami yung tipong tutulak namin yung boundaries, Panginoon. So we pray na sa church, bawat kaluluwa dito, Lord, na magkiwala sa inyo. Malulati, in this name, pray.